Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukala na isailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila, ang probinsya ng Laguna at ang Cebu City hanggang sa May 31. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, patuloy na ipagbabawal ang pag-alis ng tahanan maliban na lamang kung bibili ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan at kung mayroong emergency. Meron po tayo ngayong tinatawag na Modified Enhanced Community Quarantine. Ano po ito? Susubukan po nating linawin ngayon. Pero dahil Modified Enhanced Community Quarantine, naka-ECQ pa rin, pero meron na pong mga ilang industriya na magbubukas. Ano po itong mga lugar na nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine epektibo ng 16 May hanggang 31 May? Ang probinsya ng Laguna, lahat ng highly urbanized cities ng National Capital Region, kasama na po ang municipality ng Pateros. At sa Visayas, kasama po dyan ang Cebu City. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng umiiral na Enhanced Community Quarantine at ang Modified ECQ? Sa ilalim ng ECQ, bawal lumabas ng bahay kahit na ano pa ang edad at health status. Minimal ang economic activity maliban na lamang sa utility services gaya ng nasa pagkain, power, water at critical economic sector. Walang pampublikong transportasyon maliban sa utility services at suspensyon ng physical classes. Bawal ang mass gatherings at iba pa. Sa ilalim ng Modified ECQ, limitado ang galaw sa essential services at trabaho. Pagbabalik operasyon ng piling manufacturing at processing plants kung saan 50% ang maksimum na bilang ng mga manggagawa lamang. Limitado ang transport services sa mahalagang goods at services at suspension ng physical classes. Isa sa ilalim naman sa general community quarantine ang ilang lugar na under moderate risk pagkatapos ng May 15. Ito ay ang Region 2, Region 3, Region 4A maliban lamang sa Laguna, Cordillera Administrative Region, Region 7 maliban sa Cebu City, Region 9, Region 11 at Region 13 o ang Caraga. Ang mga rehiyon na ikinukonsidera naman na low risk at isa sa ilalim sa GCQ o ECQ ay ang Region 1, Region 4B, Region 5, Region 6, Region 8, Region 10, Region 12 at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nakakayanin ng pamahalaan na magkaroon ng second o third wave ng COVID-19 o ito ang bagong kaso ng hawaan ng naturang sakit. Ganito ha, for those who would be allowed to go out and work and for those na hindi pa talaga pwede, remember na itong pag-easing up of the restrictions, hindi iyan sabihin na wala na ang COVID just because we allowed certain people, dandahan lang sa, para walang ano, hindi tayo madapa, dandahan lang, because we cannot afford a second or third wave na mangyari. Ito yung mabagong mahawa na naman at rarami na naman dahil nga sa mayroon tayong rules na hindi sinunod. Magiging epektibo ang Modified ECQ sa Metro Manila, probinsya ng Laguna at Cebu City sa May 16, 2020. Sa kasalukuyan, mahigit sa 11,000 kaso na ng COVID-19 ang naitala sa bansa kung saan mahigit sa 700 katao na ang nasawi at 2,000 ang nakarecover. Sa naturang bilang, mahigit sa 7,000 ng kaso ang naitala sa National Capital Region, 1,400 sa Cebu at 384 sa Laguna. Unang idineklara ni Pangulong Duterte ang community quarantine noong March 15 at iniangat sa enhanced community quarantine ang buong Luzon Region noong April 12 hanggang May 15. Chona Yu, Radyo Inquirer 990, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.